Sa atin namang buong pagbabalik sa Kasaysayan, ipinagdiriwang po ngayong buwan ng Pebrero ang tanyag na Panagbenga Festival sa Baguio City. Alamin natin ang kasaysayan ng pagdiriwang na ito at ang kasaysayan ng lungsod ng Baguio. Narito po si Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Masaysayang araw po! It's Xiao Time! Ngayong buwan ng Pebrero, ipagdiriwang natin ang Panagbenga Festival sa lungsod ng Baguio. Alam nyo ba na sa Pasadena sa bansang Amerika may annual Rose Parade? Yep! Pero mas bongga ang Baguio, lahat ng klase ng bulaklak na pwedeng ipantakip sa mga float kasama. Kasabay nito ang mga pagsasayaw ng mga taong nakasuot ng mga costume na bulaklak na nagsasayaw ng bendian, isang sayaw ng ibaloy sa rehiyong Cordillera. Can't have enough of flowers, ha? Ang salitang Panagbenga ay nagmula sa Malayo-Polynesia na salita para sa panahon ng pagbubukadkad. Hindi lamang ito pagpupugay ng mga taga-Baguio sa biyaya ng kanilang mga bulaklak, nilikha ang pagdiriwang upang maganyak ang mga tao na bumangon sa isang lindol na naganap noong July 16, 1990, kung saan ang lungsod ng Baguio ay nawasak at tila hindi na makababangon. Ngunit, alam niyo ba na ang lungsod ng Baguio ay tinayo para sa mga Amerikano na naiinitan sa Pilipinas? Noong panahon ng mga Espanyol, Kapagway ang tawag sa lugar na ito na wala pang tao. Sa pagdating ng mga Amerikano, nalaman nilang ang init pala sa Pilipinas. Kaya kailangan ng kanilang mga tropa at opisyalis ng gobyerno ang isang lungsod kung saan maaari silang lumipat kapag taginit at makapagpagaling sa iba't ibang sakit na nakukuha nila sa pananatili sa isang tropical na bansa. So basically, ang Baguio lang naman ay malaking bakasyonan at ospital ng mga Amerikano. Si Dean Conant Worcester, isa sa mga pinakamakulay na karakter sa mga Amerikanong opisyal, kasapi ng unang Philippine Commission, ang nag-push na itatag na ang lungsod ng Baguio bilang Summer Capital of the Philippines noong July 1, 1903. Wala pang Baguio noon, umaakyat na siya. Ito rin ang tanging hill station ng Estados Unidos sa Asia. Ang nagdisenyo lang naman ng lungsod ay ang isa sa pinakasikat na planner sa Estados Unidos na nag-develop ng Washington DC at nagdisenyo ng Chicago at Maynila, si Daniel Burnham, hence Burnham Park. Itinayo din ang The Mansion House upang tirhan ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas tuwing at huwag ka. Hanggang 1913, dinadala ang buong gobyerno ng Amerikano sa Baguio upang magtrabaho at takasan ng init ng Maynila. Itinigil lamang ito ni Governor General Francis Burton Harrison dahil sa Pilipinisasyon ng pamahalaan, bagamat paborito pa rin niya itong bakasyonan. Noong September 1, 1909, ipinaproklama ang Baguio na pangalawang chartered city sa bansa matapos ang Maynila. Siyempre, kailangan mo ng kalsada upang mapuntahan ang lungsod na ito. Noon, ang tanging lumang daan ay ang Naguilian Road, na noon ay daanan ng kabayo. Kaya sinimula noong 1903 sa mapanganib na Bued River Canyon ang pagtatayo ng Benguet Road. 2,300 na mga Pilipino, Amerikano, Chinoy at mga manggagawa mula sa 36 na mga bansa. Karamihan sa kanila ay mga Hapones, 1,500 ang nagtayo nito sa pamumuno ni Inhinyero Colonel Lyman Walter Veer Kennon, ang pinakamahirap at pinakamahal na proyekto noong panahon na iyon. Sobrang daming namatay sa aksidenteng pagkakahulog at sa sakit na malaria. Sobrang dami palang nagsakripisyo sa pagtatayo ng Kennon Road na yan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao Time.